automatic and manual use ng switching natin para sa ilaw natin, sa kailangan natin na ilaw. So, if aalis tayo ng bahay, if need natin na mag-automatic ang ilaw natin sa labas or sa loob, gagamit tayo ng timer mga LODS or anything na pwede natin gamitin as sensor or photo cell. So, meron tayong timer, meron tayong manual operation ng ilaw. So, if naka-manual yan, pwede natin i-on, off, on, off. If i-automatic natin, means gagana ang timer, iilaw ang ilaw natin mga LODS. So, ganyan ang gana ng automatic and manual ng para i-power off ang ilaw natin sa labas mga LODS. So, paano ba i-wiring yung ganito mga LODS? So, simulan na natin. Pero bago yan is, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko mga LODS. Don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga ina-upload ko. Simulan natin mga LODS. Tara! So, start natin mga Lodi. So, we have here our working table na meron tayong mga tools. As usual, mga basic tools na kailangan para sa installation. Then, we have our power supply. So, make sure lang if may mga gagawin tayo is lagi naka-off ang breaker natin mga Lodi. So, we have here also receptacle para sa dalawang ilaw natin mga Lodi. Then, we have our switch, ang three-way switch natin and ang single-way switch natin. So, sa drawing dyan is makikita nyo yung three-way switch is yun ang paggagamitan natin para sa manual and auto mga Lodi. Then yung single switch is para sa manual na pwede nating i-off and i-on ang ilaw. So sa automatic, kung naka-automatic ang switch, isang gagana ng automatic is ang timer natin mga Lodi. So meron tayong timer dito para sa automatic. So start na natin. So saan ba ginagamit yung mga ganitong wiring installation mga Lodi? Like example is, kung aalis kayo ng bahay, then uwi kayo is gabi na mga Lodi. So hindi nyo naman kailangan na umaga pa lang is iiwan nyo ng bukas yung mga ilaw. So itong wiring na ito is magagamit natin sa ganung situation mga Lodi. Meron tayong automatic para pwede nating i-automatic ng 6 PM is iilaw yung mga ilaw natin mga Lodi. So, yun ang purpose nito mga LODS. Nagawin natin automatic, then pwede natin gawing manual ang switching ng mga ilaw natin. So, simulan natin mga LODS. So, meron tayo ditong 2 receptacle. Kung mapapansin nyo is, meron na dyang neutral mga LODS. So, ito yung pinaka-neutral natin, yung line 2. Kung makikita nyo is, may mga cables na dyan mga LODS. Dito sa receptacle na to, then dito sa receptacle na to. Isang black, then isang red. So, yung black is yung ating neutral or line 2 mga LODS. So, yung red, tong red na isa na to, para dito sa ilaw na to mga LODS. Isang control lang gagawin natin. So, pagsasamahin na lang natin yung dalawa na yan para magsabay sila ng ilaw. So, neutral mga LODS. So, yung neutral na to and neutral na to is magkasama na dito mga LODS. So, makikita nyo sa tape na yan is magkasama na. So, yung neutral na yan is idadali na natin ng power supply mga LODS. Padadaanin natin ng JB. So, usually naman is from galing ng power supply is dumadaan yan ng JB mga LODS. Especially kung mayroon tayong mga junction point na kailangan natin i-splice. Like itong timer natin ito, kailangan din ng may supply nito mga LODS. So, need din natin ng neutral or line 2 nito. So, terminate na muna natin to. So, una ko nilagay yung neutral mga LODS, yung line 2. Para hindi tayo nalilito. Neutral muna yung nilagay ko mga LODS. So, yan yung style ko palagi na laging line 2 ang inuuna ko. So, meron na tayong line para sa ilaw natin na line 2 mga LODS. Lalagyan na rin natin ng line 2 itong timer natin. So, splice lang natin yung neutral dito sa common neutral. Splice lang natin to. Make sure lang na may pin ang splicing natin mga LODS. Typical splices yung mga pinagagawa natin mga LODS. So, huwag kayong malilito sa pag-splice. So, make sure lang palagi is may pin yung pagkaka-splice natin mga LODS. So, then, lagyan ng tape. Ayan, okay na mga LODS. So, okay na mga LODS ang ating neutral. From power supply is naglagay tayo ng neutral ng timer, then neutral ng ilaw. Then, susunod na natin ang line natin mga LODS. So, ilagay natin yung line 1 para sa switch natin na 3-way. So, ito yung pinaka-selector natin. Padaanin natin sa JB para alam natin kung saan yung pricing point. So, line 1 mga LODS. So, ginaganto ko. Hindi ko pinasok siya sa flexible para makikita nyo kung saan pumapasok din sa lumalabas ang cable mga LODS. Then, bababa siya ng switch. So, mostly naman is JB is nasa taas na kisame yan, mga LODS. Lalagay natin siya sa 3-way switch natin, which is number 0, mga LODS. So, yun yung pinakang common natin, yung 0. So, doon natin lalagay yung power supply. As you can see sa diagram natin is nasa 0. So, ang 0 natin is itong side na to, yung nasa baba, mga LODS. So, ilalagay natin yan. Then yung 1 and 3, yung 1 is ilalagay natin siya sa control ng manual, mga LODS. So, ito yun. So, number 1 mga LODS, lalagay natin sa single-way switch natin dito sa baba. So, para magka-supply itong switch na to.
Ayan mga Lodi. Main line natin, yung line 1, is pumunta ng 3-way switch sa 0. Then yung 1 is pumunta dito sa switch natin para sa manual switch natin, yung single switch natin. Then yung out ng single switch is lalagay natin sa ilaw mga Lodi. So ito is para dito sa single switch. Lagay na natin to. Ayan mga Lods, lalagay natin to para single switch. So itong single switch na to is ang magkocontrol ng manually ng mga ilaw mga Lods. So ayan mga Lods, makikita nyo dyan. So 0, number 1 natin, pumunta ng single switch. Then sinuplayan to single switch. Magiging traveler natin, ang load natin na ilaw is ito. So ilalagay natin yan dyan. Meron dito ng dalawang cable para sa ilaw na to, then sa ilaw nito. Iko-couple lang natin sila mga Lods. So, para isang switch dito is magkakasabay na sila. So, ito yung galing ng switch natin. Couple lang natin yan. Then, lagyan natin ng tape mga Lods. So, make sure mga Lods, yung tape natin is makapal mga Lods. Huwag tayo magtitipid sa tape. Then, yung number 3 is papunta ng timer natin mga Lods. From timer is ibababa natin ng JB mga Lods. So, ang line 1 natin is dito sa number 7 mga Lods. So, yun yung pinakang coil niya, 7 and 8. So, nilagay natin yung neutral before. Ang mangyayari is susuplayan natin tong timer mga Lods. So, ilalagay lang natin tong para sa timer. So, dyan sa drawing mga Lods is makikita nyo naman kung saan nakalagay yung cable mga Lods. Pagaganahin lang natin to, ni isa-isa lang natin yung wiring. So, itong para sa timer is ilalagay natin sa number 3 ng 3-way switch natin. So, ito yung number 3. Makikita nyo dyan, ayan, may number 3 dyan. So, dito natin siya ilalagay mga Lodi. So, makikita nyo mga Lodi, 0 is dyan ang galing yung power natin, galing ng breaker. Then, yung 1 is pumunta ng single switch natin. Then, ang load niya is pumunta ng ilaw. Then, yung number 3 is yun yung para sa timer natin. So, meron ng supply ang timer natin mga Lodi. Nasa selector natin ng 3-way. Ang timer is may switching sa mga Lodi. Ginagamit natin automatic ang time para natin ma-time ang ilaw na i-on natin. So, meron siyang switching din. So, yung switching na yun is may normally close and open. So, ang switching nito is single fold, double throw mga Lodi. Naka-normally close siya. Then, if nagkaroon ng supply yan is mag-normally open. Parang 3-way din niya mga Lodi. So, kung makikita nyo sa diagram is parang 3-way din yan. So, kunin natin yung common niya mga Lodi, which is number 2. Kung makikita nyo sa diagram niya is number 2 ang common. Sa timer is, ang ilalagay natin is color blue mga Lodi. Yung number 2 is yun yung pinakang common ng timer natin. So, yun yung lalagay natin na power supply ng para magbato dun sa ilaw natin. So, ilalagay natin siya sa number 2. Mababa ulit siya ng JB. Then, ilalagay natin siya sa power mga Lodi. So, dito ko nilagay sa breaker para nakikita nyo na kumuha siya ng power dun sa breaker natin para lagyan yung common ng switching natin ng timer. So, pwede nyo rin ikuha yan sa line 1 ng timer natin mga Lods. Pwede rin yung dyan na ikuha yan. Pinakikita ko sa inyo na line 1 ang ilalagay natin dun sa common na yon. So, which is ito rin mga Lodi, line 1 din yan. So, ilagay natin to sa line 1. So, ang switching natin mga Lods is color blue. So, itong blue na to is line 1 niya mga Lods na para sa number 2 na common ng switching ng automatic timer natin mga Lodi. So, kung makikita nyo dun sa diagram ng switching, so normally close ang number 1 and number 2. So, ang kukunin natin is ang open mga Lodi, which mean pag nag-activate ang timer is magko-close yung open na yun. So, ilalagay ulit natin siya sa JB natin papunta sa timer mga Lods. So, dito tayo sa number 3. So, itong number 3 na to is ito yung open contact mga Lods. So, ito yung open contact. Ilalagay natin sa ilaw din to ilalagay. So, dito sa ilaw na to is meron tayong nakalagay. Kung makikita nyo sa single switch is ang load ay ang ilaw. Dito rin natin ilalagay. Kung makikita nyo sa drawing is dito rin siya naka-connect. So, lagay na natin to. So, ayan. Okay na mga Lodi. So, recap natin mga Lods. Yung una natin ginawa, neutral or yung line 2 is nilagay na natin ng neutral ang timer. Nilagay natin ng neutral ang ilaw. So, alam nyo na kung paano saan lalagay yung neutral or line 2 ng ilaw natin. Then, line 1, yung red natin is pumunta ng 3-way switch. So, yung common na 0 is yun yung line 1 natin mga Lods. Kung makikita nyo sa drawing, yung number 1, pumunta ng switch para bigyan siya ng power itong switch na to. So, itong switch na to is pupunta sa ilaw. Mag-on and mag-off ang ilaw if manually operated ang 3-way natin. If pinindot natin ang 3-way, so mapupunta sa ng automatic. So yung automatic na yun is number 3. So yung number 3 na yun is pupunta sa timer natin para bigyan niya ng supply yung timer. So gagana yung timer. Pag dumating doon sa time na sinet natin, meron tayong supply na blue, pumunta sa number 2 na common. Is pag naset yung time na yun, is bibigyan niya yung number 2, magko-close yung open na switching natin dito mga Lodi. So magkakaroon ng supply ang blue.
So magkakaroon ng supply ang itong load na to ng switch na to papunta dito sa ilaw, mga Lodi. So ganyan lang kadali ang paggawa ng auto and manual ng ilaw, mga Lodi. So tetest natin siya, mga Lods. Bukan natin. So i-fix na muna natin to. Again, ingat if ipa-power on na natin. So, huwag na tayo magsusundot-sundot dyan. So, power on natin, mga Lods. Ayun, mga Lods, may power na. So, sa ngayon is naka-off ang switch natin and naka-manual tayo. So, pwede natin i-on, pwede natin i-off ang ating ilaw, mga Lodi. Pag ilalagay siya natin ng automatic, then itatry natin na pindutin ang i-on ang ilaw, is wala, mga Lods. Kasi, nakalagay siya sa automatic ng timer. So, ibalik natin ang manual, then i-on off natin is gagana siya, mga Lods. So, ilagay natin siya ng automatic para sa timer. So, mag-set tayo ng time. 24 hours ang timer natin. So, ang 6 o'clock PM is number 18, mga Lods. So, number 18. From 18, every blue niya, yung every hitting niya dito sa timer to is 30 minutes siya, mga Lods. From 18 hanggang 5:30 in the morning is kailangan natin siyang i-activate, mga Lods. Kasi, yung time na yon is, yun yung buhay yung ilaw natin. So, gamit yung timer. Sinet natin siya ng 1800 hours hanggang 5:30 in the morning. So, imamanual lang muna natin tong timer na to. Kung dadating siya dun sa 1800 hours na yon, sa time na yon is dapat mag-automatic siya, mga Lodi. Hanggang sa dumating siya ng 18, means 6 PM ng gabi yun. So, ayan, mga Lods, malapit na siya mag, dapat mag-o-on na yung ilaw na yan sa pagdating ng 18. So, ayan, mga Lods, nag-trigger na yung arm ng switching natin. Umilaw na ang ilaw natin ng 1800 hours. So, from 18 hanggang 5:30 in the morning is nakailaw yan, mga Lods. Tuloy-tuloy lang yan. So, let's say, sabihin na lang natin na lumipas na yung oras na yan. So, imamanual ko lang muna to. Hanggang sa dumating siya ng 5:30 in the morning. So, 5:30 in the morning is dapat mag-o-off siya ng automatic. So, malapit na mag 5:30, mga Lods, kailangan is mag-o-off yan. Ayan, mga Lods, nag-off ang ilaw natin. Means, nag 5:30 in the morning na, means mag-off na siya. So, ganyan lang ang gana ng timer para dun sa automatic ng ilaw natin. Automatic and manual use ng switching natin para sa ilaw natin, sa kailangan natin na ilaw. Medyo complicated ang mga wiring natin, pero kung susundan nyo na maigi ang flow ng mga cable natin, ng mga wire natin, is napakasimple lang, mga Lods. Kung makikita nyo sa drawing natin, is napakasimple lang. So, ibabalik ko na to sa manual, mga Lods. So, manual means mag-o-open ang ilaw, mga Lods. So, ayan. So, sa ngayon is, naka-manual ang switch natin, walang power supply ang ating timer. So, every time na magmamanual tayo is kailangan natin siyang iset dun sa oras na yun, mga Lodi. Check nyo yung time nyo kung anong oras kayo nag-set para dun sa timer na yun, mga Lodi. Hindi natin kailangan ibabad yung time. Katulad nyan, ibababad natin yung time. Hindi na tayo magbabago ng setting nito. Ang ginamit natin ngayon is yung hindi babad yung timer, mga Lodi. So, hindi babad ang time. So, kada automatic natin ang pipindutin natin is isa-set natin ang oras, mga Lodi. Laging ganun lang yung gagawin natin. Sa ngayon is ganun lang yung paggana natin, mga Lodi. So, gagawin pa natin ng mga ibang video yan. So, meron pang ibang paraan para mapailaw ang mga ilaw gamit ang ibang device ng automatic, mga Lodi. So, meron tayong mga katulad nito is thermostat to, mga Lodi. Switching din ang gamit ng thermostat. So, if mainit, if malamig, so meron siyang setting ng init, setting ng lamig. Pagdating dun sa lamig na yon is mag-switch ang ilaw. So, pwedeng ganun gamitin natin. So, meron ding switching na para sa mga photocell, means photosensor siya, means pag nag-umaga is mag-o-off ang ilaw, then pag nag-gabi is mag-o-on ang ilaw. So, ganyan lang gana ng mga switching, mga Lodi. So, conforme sa sensor na gagamitin nyo, kung anong sensor ang gagamitin nyo. So, paano, mga Lodi, dito ko natatapos ng video ko. Sana is naintindihan nyo yung tinuro ko. If may mga comment kayo, if may mga suggestion kayo, comment down below lang para magawa natin. Just comment down below. So, paano, mga Lods? Dito ko natapos ng video ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe lang. Click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future and upcoming videos ko. And don't forget to comment na rin para may feedback ako sa mga videos na mga in-upload ko, mga Lods. Thanks for watching, mga Lods. Peace, man!